diwata naman. Hi! Hi po. Anong pangalan mo, Miss Diwata? Christelle de Catalina po. Christelle! Ilan taon ka na? 32 years old. Seryoso ba to? Seryoso po. Wow! 32! Parang niloloko mo yata ako. Palagi ko mga 20? Thank you po. 5. 25? 5 lang. Ah, 5? Talaga saan ka? Antipolo City, pero hello po sa mga taga Pasig. Dito po ako nakatira din. Yung costume, anong gagawin mo? Magbabalay ka ba? Sasayaw po. Para saan ito? Bakit ka sumali dito? Bali, dinededicate ko po ang pagsali ko dito sa PGT para po sa anak ko na 6 years old. Andito po siya ngayon. Talaga bro. Ano pangalan ng anak mo? Troy. Ernest Troy. Mga artista, oh. Oo, oh, ang pogi naman. Konti na lang, mabuta ka na niya. Oh. Anong pinagbubuntis ko po siya noon? Nasa peak po ako ng career ko noon. At the height of my career ng pagsasayaw, nabuntis ako. So sabi ko, ano ba yan? Ito na yung pagkakataon ko sana na gawin yung gustong-gusto ko. So, I had to choose, I had to stop my career for a while. But then, yung paglabas ng anak ko, pure happiness. And yun po yung pinaka-source ng strength ko sa lahat ng ginagawa. At itinaguyod ko po siya kahit single mom po ako. Mabuhay ka! Salamat po! At handa po akong gawin lahat para sa kanya, para maging proud po siya sa akin. Hi, baby boy! Hi, Troy! Hi! Masayaw ka din ba? Yes. Pwede bang sabayan mo si mami mo? Bigyan nga natin si Troy! You got me jumping like... Thank you, Troy, ha? Na, may gusto ka ba sabihin sa mama mo? Sabi niya, dedicate daw niya sa iyo yung sayaw. I love you. Yeah. I love you. Oh, yun, yun ang ano. Hugs, mommy. Hugs. Yeah. Taga-sundo. Ano? Pareho kami na outfit eh. Oh. Sabi bro, ala, panoorin natin si mommy dun sa likod. Okay. Good luck. Gustong gusto kong makita itong sinabi mo, i-dedicate mo sa kanya. Masyadong naging interesting ngayon sa akin to. Tingnan namin. Maraming salamat po. Good luck! Thank you po. Unafraid.
Michelle, hanip yung pinakitang professional ng galaw. Lahat, perfecto. Hindi kita nakita na nahirapan ka. Para sa akin, perfect yun. Cristel, yung mahirap na bagay, pinagmukha mong napakadali. Napaka-graceful. At gusto ko lang magpasalamat sa'yo for sharing your talent sa amin. May witness namin ang galing mo. Ito ang Pilipinas Got Talent. Maraming salamat po sa'yo. Hey, Cristel, all I can say is you got it. Na-stress ako, pinagpawisin yung kamay ko sa'yo. Ito yung effect mo sa akin. Kasi masamang-masama ang pakiramdam ko, may sakit ako ngayon. Parang lahat ng toxin sa akin lumabas nung nakita kita. Maraming salamat po. You are a very powerful performer. In fact, sa sobrang ganda ng performance mo, you were able to heal me. Hindi lang siya basta sayaw para sa akin. Punong-puno siya ng symbols. Kasi nakita ko yung istorya mo bilang isang ina na nagpapaikot-ikot ka at nagpapalambi-lambitin ka para makapunta ka sa tuktok para sa anak mo. Your talent, your act, your performance, your message, your inspiration, for me, deserves. Salamat po. Kaya pala ganyan kabata ang itsura mo. Ang bata rin ang itsura ng tatay mo. Mukha kayo mag-jowa. Oo. Salamat. Maraming salamat kasi ako'y kating-katinang pumindot ng golden buzzer kasi silang tatlo ay na-experience na nila. Gusto ko rin ma-experience yun yung ano yung saya nung pagpindot ulit ng golden buzzer because it's been a year nung huli kong napindot yan. Naghahanap talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko pero nung nakita kita, naramdaman ko na kailangan kong ihampas ang kamay ko sa golden buzzer. Salamat. Thank you po. Ano yung pakiramdam na ngayon na nandito ka sa Pilipinas Got Talent Season 6 at may golden buzzer diretso ka na sa semifinals? Hindi po ako makapaniwala dahil first time ko po actually sumali sa competition sa TV. At normally po kasi yung may international hindi naman po alam ng sambayan ng Pilipino na nananalo po ako. Hindi po tulad ng PGT na lahat po ng Pinoy alam po itong competition na to. Well anyways, well deserved. Congratulations. Yeah. Bro, pasok na kayo sa semifinals. Yes! Congratulations, Cristel. Kitang-kita na this was one of your greatest shows ever. A show of great talent and great love para kay Troy. See you sa semifinals. Galing ma. Sobra. Naku talaga, isip ko pipindutin to device, Ay, sakta pinindut ko, yay! Yung espiritu ng Diyos na natin. Dahil lang sa golden buzzer, eh. Pag inaantay ko lang yung ma-apek. Galing niya ito. Totoo yan, gagawin ng ina ang lahat para sa kanyang anak. That's right. She might be petite sa height niyang 4'11", pero big naman ang kanyang talent at ang pagmamahal niya sa kanyang anak na si Troy. Well, please welcome on PTT stage ang proud single mom mula Antipolo, Cristel De Catalina. Ikaw,
Sobra. Hi, Christelle. Dito muna tayo sa harapan. Eto na, pakinggan natin kung ano masasabi ng judges sa iyong performance. Let's start with Judge Angel. Hinga muna ako. Sasabihin ko na, ikaw ang pinakamabigat na makakalaban ng lahat ng contestants kayo ng Philippines Got Talent. Kailangan nila talaga mag-level up para lang makatapat sa'yo. Sobrang wow, wow talaga. Judge Robin. Umpisa pa lang, solve na ako sa'yo eh. Umakit ka pa lang ganun. Sinabi ko na agad kay Angel, solve na ako dito. Alam mo, hindi ako natakot sa lahat ng ginawa mo. Wala akong naramdaman takot kasi alam kong kayang-kaya mo eh. Perfect yung form mo, precision, lahat. Wala akong masasabi pa. Isang tanong lang. Yung ikaw, kanta lang mag-asawa yun eh. Gusto bang pala, meron ka bang nararamdaman? Meron ka bang ano dyan? Meron ka bang, sa anak mo ba kinakanta mo yun? Para po sa anak ko. Oh, ah, ganun. Para kasi sa dulo, parang may na-miss ka dun sa dulo. Thank you, thank you. Biro lang, biro lang. Maraming salamat, Judge Robin. Vice? Tapos na. Tapos na. Diba? And thank you so much because you saved the night. Diba? Nakatatakot ako, sabi ko baka magtapos tayo ng bagot kasi medyo mababa na naman yung energy. Pero you saved the night. Thank you so much. And wala. Lampaso yung kalaban. Speechless. Nilampaso ba yung kalaban? Nagbuka kang past winner na binisita mo sila ngayon. Wow! Ganun kakahusay. Grabe naman yun. Wala naman ang duda. Alam mo, yung galing mo, parang kagandahan ko, ang linaw-linaw, di na kakilangan wow. Ito. Ikaw na yung pinakamagaling tonight. In fact, para sa amin nga, sa buong season, isa ka sa pinaka-inaabangan at pinakakatatakutan. Alam na nating maganda ka, pero ang lalo nagpaganda pa, yung simbolismo nung ginagawa mo. Yeah. Yung simbolismo ng ginagawa mo na pinapakita mo sa buong mundo na ikaw ay isang solo parent. Diba? Ikaw ay isang babae at ang isang babae ay kayang umangat at magningning kahit nag-iisa. Ready, ready na siya ang golden buzzer ni Judge Vice Ganda para sa kanyang grand performance. Makakuha kaya uli siya ng standing ovation tulad ng nakuha niya sa Resorts World Manila? Well, from Antipolo City, please welcome Christelle De Catalina! When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Thank you.
Nicole De Catalina! Wow! Oh my goodness! Parang for 2 minutes, hindi tayo nakahingang lahat sa performance na yon, Christelle. Ako yung nahilo. Grabe! At hindi ko alam kung anong gusto ko sabihin. Okay ka lang? Okay ka lang? Sigurado ka? Nasaan ka? Okay, nandito siya sa Pilipinas Got Talent. Well, Christelle De Catalina, tignan naman natin kung ano masasabi ng ating judges sa performance mo tonight. Umpisa natin kay Judge Robin. Christelle, alam mo, yung mga ginagawa mo, delikado. Pero gusto kong malaman mo, kahit isang beses hindi ako ninervyos. Dahil alam ko, napakagaling mo. Napakahusay mo. Kung paano ka kumakapit dyan sa mga kinakapitan mo, iisa kayo. Hindi ka lumalayo sa kanila. At gusto ko lang malaman mo na gustong gusto ko na meron sa iyong nag-assist na lalaki ngayon. Isang malaking bagay na makita ko ng assistant mo, may lalaki dyan sa baba. Hindi man katabi mo, pero assistant mo. Maraming salamat sa iyo. Ang galing mo. Thank you very much, Judge Robin. Judge Angel. Alam mo, Christelle, may mga acts na pag pinanood mo ng unang beses, magaling, nagagalingan ka. Pero pag pinanood mo ng pangalawa, magaling, pero parang okay lang na hindi ko siya mapanood ng pangatlong beses. Kasi yun na yun eh, parang hindi na siya mag-i-improve. Pero pagdating sa'yo, bawat performance mo, nile-level up mo. Yung mga akala namin na, ay, yun na yung pinaka-best niya. Babalik ka sa stage at lalamunin mo ng buong buo yung stage. Para kang halimaw sa stage na pinakitaan mo kami ng bago na imposibleng higit mo pa yung last performance mo. Kaya nakakabilib ka talaga. Yung kanta mo na All By Myself, parang after mapunod to ng mga Pilipino, hindi ka talaga mag-iisa. Susuportahan ka ng lahat. Yes. Thank you very much, Judge Angel. Ito naman ang na-golden buzzer sa'yo, Judge Vice. Christelle De Catalina, I love you. Mabuhay ka kahit wala na kaming lahat. Ikaw na lang natitira. you make me so proud. Talagang, pinag-uusapan namin kaninang tatlo mga hurado, sabi namin, yung mga ginolden buzzer natin, para nating mga inanak, iniluwal na tayo yung natataranta na pag kayo na yung susunod. Ganun ang nararamdaman ko kanina. Para kitang iniluwal, tapos yung napanood kita, para kang graduate ng summa cum laude. Ganun ako ka-proud sa'yo. Napakahusay mo. Hindi lang dahil ako na golden buzzer mo, pero naniniwala ako na isa ka sa pinakamahuhusay ngayong gabing ito. At yung ginawa mo kanina na sa taas ka, na pabalik-balik ka lang ganun-ganun, yun ay isang malaking simbolismo naman para sa akin. Sumisimbolo yun sa ilang beses tayong pinaikot-ikot ng iba't ibang tao. Pero pagkatapos ng lahat, tatayo tayo mula sa pagkakayo ko, itataas ang noo at patuloy tayong lalaban. Yan ang ginawa mo. Kung pinagkaitan ka man ng pagmamahal ng isang tao noon, naniniwala ako na hindi ka pagkakaitan ng pagmamahal ng buong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang boto. Ito po ako nila. Congratulations. Salamat, judges.